Before the video starts, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para sa ating video updates. Maraming salamat mga ka-sounds. Good day mga ka-sounds, welcome back to my channel. Ngayong araw na to, yung topic natin is magde-demo tayo kung paano i-connect yung ating video OK player sa isang amplifier lamang, tapos connected sa ating TV. So ito yung TV natin, tapos may dalawa tayong speaker na KS450. 450 watts. Ito yung pinakamagandang speaker no sa mga video OK player. Lalong-lalo na pag single amplifier lamang yung gagamitin nyo is okay na okay na ito kasi nga three-way speaker ito. Meron na siyang sub, mid at saka high. So ngayon yung gagamitin natin dito is RCA to RCA, bali tatlong piraso ito, yung yellow, red at and white. Pag bumili kayo ng video OK na ito is free na ito. So huwag kayong mag-alala. Meron na siya agad na ganitong connectors, pero mas mabuti na bumili kayo ng mas magandang ganito kasi nga ito medyo parang hindi to ano no, heavy duty. Madali itong masira kasi nga maliit lang yung kanyang wire dito. So pero okay naman, gumagana siya. Dandahanin niyo na lang pag nagko-connect kayo ng inyong video OK player. So simulan natin yung connection natin. So yung first step natin, i-connect natin yung video OK player dito sa ating amplifier. So yung una natin gagawin is gamit itong RCA na ito, i-connect natin siya. So kung makikita nyo dito sa likod ng video OK player, may audio R, audio L. So white and red rin yan, no? So dito natin siya i-connect. So i-connect muna natin yung ating auxiliary dito, yung ating RCA. So sa red, tapos yung white sa white. Tapos yung kabilaan niya naman, i-connect na natin yan dito sa ating amplifier, sa ating Kevlar GX7. So kung makikita nyo, no, may audio input dito. So hindi lang nag-focus yung ating camera. May audio input dito. Sa lahat ng mga amplifier, may mga audio input yan palagi. Hanapin nyo lang yung audio input. Kahit anong amplifier yan, may audio input. So dito, may A and B dito. Dalawa yung saksakan niya, kaso lang yung sa akin dito kasi yung ating Kevlar GX7 dito is nawala yung metal niya dito sa saksakan ng RCA niya. So ngayon, dalawa yung saksakan yan. So sabihin na lang tayo magsasaksak kasi nga hindi available yung ating A dito na saksakan. So sa harap ng amplifier yan, may selector yan. Kung nakaselect siya sa A, dito tayo sa A magsasaksak. Kung sa B naman siya, dito tayo magsasaksak sa B. So dahil sa B yung ating nakaselect dun sa harap, so sa B tayo magsasaksak. So lagi nyo tatandaan, audio input palagi yan. Kahit anong amplifier, hanapin nyo palagi yung audio input. So yung red sa red, tapos yung white sa white. So ganyan lamang kasimple yung ating connection sa ating video OK player going to amplifier natin. So ito yung ibig kong sabihin, no, na selector dito sa harap ng ating Kevlar GX7. So sa Kevlar GX7, ito kasi yung selector niya. Pag nakaselect siya sa A, so nakalabas yan. Tapos kasi doon tayo sa B nagsaksak. So sa B natin siya sinaksak, no, naka-B yung kanyang selector. So kung mga Concert 502 yung gagamitin nyo, is ibang klase naman yung mga selector niya. Yung selector niya is mga pumipihit ka, no? May mga AB plus doon. So yung mga AB plus doon kailangan nakabalance, parang balance ata yun. Tapos mga CD tape, DVD. So kung yan yung audio input ng Concert 502, CD tape, mga DVD. So kung sa CD kayo naka-select, sa CD din kayo magsasaksak. Kung sa tape, sa tape. So ganyan lamang, no? So i-connect na natin yung ating video OK player going to TV na natin. So sa video OK player natin, makikita nyo yung nakalagay dito, video. So kulay yellow yan, yung kanyang saksakan dito. So yung kulay yellow natin na auxiliary, na RCA, sasaksak natin dito. So ayan, nakasaksak na sa video OK player natin. Tapos yung dulo niya, isasaksak na natin ito sa TV natin. So isasaksak na natin yung ating video OK player to TV. So kung makikita nyo sa likod ng TV ninyo, may kulay yellow dyan. Nakalagay yan video. May makikita naman kayo dyan na video. So dito kayo magsasaksak. Isaksak natin dito yung kanyang RCA. So ayan, connected na yung ating amplifier, video OK player at saka TV. So yung next step naman natin, yung speaker natin, i-connect na natin. So sa pag-connect naman ng ating mga speakers, magko-connect tayo sa channel 1 at saka sa channel 2 ng ating Kevlar GX7. So itong apat na ito is channel 1 yan.
Channel 1 yan, channel 2 naman ito yung kabila. So magko-connect tayo. So dito tayo magsasaksak, no. So black sa black, yung ating red sa red din. So 8 ohms load tayo nito. Tapos dito sa kabila, pwede rin tayong pwede rin kayong magsaksak dito sa taas, pwede rin dito sa baba. So magsaksak lang tayo dito sa taas, pwede rin dito sa taas. Yung red sa red. Yung black sa black. So left and right yan, connected na. Ayan. So yan, handa nang tumunog yung ating setup dito sa ating video hockey player. So bali, kakabit na lang natin yung microphone niya. Tapos ready na itong tumunog. Saksak na natin sila. So mga kasounds, nasaksak na natin yung ating microphone dito sa ating video hockey player. So pwede rin kayo dito magsaksak sa inyong amplifier dito. May saksakan din dito. So kung gusto nyo dito magsaksak. Pero dito tayo magsasaksak lamang sa ating video hockey player. Tapos may mga adjustment yan dito. May mga echo. Kung masyadong may echo yung tunog ng inyong mic. So i-test muna natin. So kung gusto nyo mawala yung echo. So magpipindot lamang kayo dito. So ayan. May echo plus. Hello mic test. Hello mic test. Check. 1, 2, 3. Hello, mic test. Check. Mali yung pindot ko. So, sa echo. Ayan. Hello, mic test. Check. 1, 2, 3. So, grabe yung echo nyo. No? Bawasan lang natin. Hello, mic test. So, tamang-tama na yung ganito. No? So, yung kanyang volume ng microphone is pwedeng-pwede natin. No? Mic 1, mic 2. So, ayan. Ganito talaga sa kanyang volume sa video hockey player. So, okay yung ating mic connection, no? So ngayon, nagbabasa na yung kanyang DVD. So ito yung kanyang mga videos. So mga Korean yung kanyang video display dito. Sino ba tong mga group na itong sumasayaw-sayaw? So ayan. So okay na okay yung connection natin dito ngayon. So ngayon magpi-play tayo ng music. So hindi lamang ako dito kakanta. Ipaparinig ko lang sa inyo yung music kung ano yung quality ng kanyang music dito. Pero ikakat natin ito baka kasi copyright yung mga music dito. So hindi natin mapagkakitaan yung video na ito pag nag-copyright. So mag-play muna tayo ng music, no? Mag-anap muna tayo ng music na ipi-play dito. So mga kasans, mag-select tayo ng music, no? So yung ating music is 1 8 4 3 2. So ganito yung kanyang select, no? Pag nagsiselect kayo, may nagsasalita. So yung ating sample music dito is yung Versace on the Floor ni Bruno Mars. So ayan siya. So i-play natin siya, no. So pag nag-play kayo dito sa green, yung sa remote. So ayan, i-play na natin. So ayan, volume. Ngalan natin yung volume sa ating amplifier. Tapos dito sa ating player, hinahan natin kasi masyadong malakas, no? So ganito yung quality ng kanyang music. Hello mic test, check. So nawala lang yung volume dito. Hello mic test. Hello mic test, check. 1, 2, 3. Hello mic test, check. 1, 2, 3. Hello mic test, check. 1, 2, 3. So mga kasounds, ito yung ating quality ng kanyang mga minus 1, no? So okay na okay. Take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. So ganyan lang mga kasounds, yung ka-ating sample. So dahil sa umaga ngayon, wala sa kondisyon yung aking boses. Maaring masira yung aking boses kasi napakataas na kanta ito. So hanggang dito na lang yung ating connection mga kasounds. So shoutout natin sila ni John Michael Katubig of Cebu at si Alberto Vasco Jr. So maraming salamat sa suporta nyo mga kasounds. So mga kasounds, hanggang dito na lang yung video natin at sana may natutunan kayo sa ating demo ngayon, no? So sa mga bagong nag-subscribe, huwag niyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga kasounds.